gusto ko magbahagi sa inyo ng mga bagay na amazing dito sa lugar na to. Amazing, no? Yung best, yung maganda, yung mga... Ano ang pinaka-best thing para sa'yo? Ambush interview to. Ano ang pinaka-best thing sa'yo dito sa Denmark? Best thing? Pinaka-best na thing na ano nila, kalahatan, kultura... Yung lugar mismo. Maraming pasyalan. Maraming park, nature. Nature lover ako eh. Yan yung pinaka-best sa'yo. Maraming puno, hindi polluted. Yun, yung environment mismo. Mismong Denmark. Mismong Denmark. Hindi ka maboboring. Maboboring ka na lang pagka hindi ka lalabas ng bahay. Nandito na lahat eh. Hindi naman kailangan gumastos para ma-enjoy mo yung Denmark. Tama, agree ako dun sa asawa ko na maganda yung environment dito ng Denmark, no? Kasi na, siguro dahil may comparison kami sa Pilipinas eh. Dahil ang Pilipinas, alam niyo naman, 'di ba? Bukod sa maingay, no offense sa mga Pilipino, ano, talagang maingay sa atin, 'di ba? Yung environment ng Denmark, eh, talagang maganda, malinis yung hangin. Alam mo malinis yung hangin kasi pag-uwi mo sa bahay, paglinis mo ng ilong mo, hindi itim. Tsaka yung damit mo puti, pag-uwi mo puti pa rin. Sa Pilipinas, pag umalis ka ng puting-puti yung damit mo, pag uwi mo, galing sa labas, wala, maitim. Kasama dun sa environment ng Denmark, yung mga park nila, parke. Kahit saan ka magpunta sa sulok ng Copenhagen, sa Copenhagen na lang tayo, city to, pero napakaraming park. Kahit saan sulok ka magpunta, pwede mong ipasyal yung anak mo. Ang tindi, preserve nila yung nature ng Denmark. Paano ba nila ginagawa? Pinupush nila yung pagbabike ng tao. So how Danes pushes biking in Denmark? Bukod sa kahit saan ka magpunta dito sa Denmark, meron kang bike lane o bike paths. Hindi sila humihinto sa pag-i-innovate ng mga bridges nila to form cycling superhighways across the city. So ano pa ba? Bakit ka pa hindi magbabike nun? Bukod sa mga kapag-exercise ka na, makakatipid ka pa sa pamasahe. Alam nyo ba guys na 50% ng mga tao dito or more ang nagbabike araw-araw papunta sa trabaho nila. Yeah? Bukod sa minamahal nila ang environment nila, healthy people pa sila. Mas marami daw ang mga bike dito kaysa sa mga tao. Population ng tao. Konti lang naman to yun. Ibang tao. Huh? Bike at saka ano pa ba? Wind. Wind, ibig ko sabihin, meron silang mga turbines para mag-produce ng electricity sa kanila. Natural yun, natural yung electricity nila. Isa sila sa pinakamaraming turbines sa mundo. Denmark was a pioneer in developing commercial wind power during 1970s. Meron silang 5,700 active turbines na nasa dagat mismo. Meron naman silang 558 na wala naman sa dagat. So, yun, isa sa pinaka-amazing dito how they preserve their nature, paano nila mahalin yung paligid nila. Yun guys, nandito na kami ngayon sa loob ng Tivoli. Pangalawa na sasabihin ko sa inyo na amazing dito sa Denmark, they trust people. Pagkakatiwalaan ka nila sa unang araw na na-meet mo sila. Yun, di ba napaka-amazing nun? No, hindi mo na kailangan patunayan sa mga Danes na kailangan mong pagkatiwalaan para pagkatiwalaan ka nila. Sa Pilipinas kasi, kailangan mong patunayan na trustworthy ka o dapat kang pagkatiwalaan bago ka nila pagkatiwalaan. Eto nga, meron silang tinatawag na, ano bang tawag ito? Basta merong store or mga things na nakalagay lang sa isang lugar. Tapos, pwede kang kumuha ng item doon kung gustuhan mo. Tapos, mag-iwan ka ng cash o magbibigay ka ng donation, no? So, katagalan, mga naiiwan doon yung cash. So, naiipon. So, may darating na tao, hindi nila pakialaman yung pera doon. So, kasi, para doon yun. Diba, isipin mo kung gaano sila ka-trustworthy, di ba? So, isa yon sa pinaka-amazing dito sa Denmark. Yung ganong pag-ugali nila na talaga naman, di ba? Na dapat bit-bitin natin mga Pilipino or dapat kahit na sinong tao or kahit na sinong bansa, dapat ganun.
Ang sarap siguro pag laging ganun or lahat ng bansa ganun, di ba? Sa atin kasi pag nakapulot ka ng pera or wallet, teka lang, tumatawag sila. Andito sa may balloon, malapit sa balloon. Saan kayo? Sa may balloon? Ay, kita ko kayo, kita ko kayo. Ah, oh, sige, punta lang. Yung sinasabi ko kanina tungkol dun sa halimbawa may napulot kang hindi mo pag-aari, di ba? Tapos isusoli mo. Maganda yon. The best yun, syempre soli mo nang walang kulang labis, walang kulang. Lalo na pag mayroong cash or ano, soli mo siya. Hindi ka dapat parang superhero. Normal lang yun na ginawa mo na sinoli mo yon dahil hindi yun sa'yo. Di ba? Okay na bigyan ka ng reward, pero don't treat yourself as parang superhero ka or bayani ka, di ba? No, it's not like that. Normal lang yun na dapat mong gawin. Kasi you are a trustworthy person. Isa yun sa pinaka the best dito sa Denmark. Pagtitiwala sila agad sa'yo, sa unang araw pa lang na nakilala mo sila. Sana wag magbago yun. Reses na, reses. Okay, dito tayo guys. Hintayin natin habang nagpapaano sila doon. Carousel sila. Gusto kong sabihin sa inyo yung pangatlong best or amazing thing dito sa Denmark. Napakagaling nila mag-English. Fluent sila sa English, guys. Kahit sino ang kausapin mo dito or kahit sino yung makita mo sa daan. Halimbawa ganito, no? Kasi ang unang i-approach sa'yo ng mga Danes, eh, kakausapin ka nila sa lingwahe nila. Tapos, kapag parang hindi mo alam kung paano sila kausapin, nagigets agad nila yon. Kakausapin ka agad nila ng English. So, kahit sino makausap mo, halos lahat, no? Sa na-encounter ko, wala pa ako na-encounter na hindi marunong mag-English. O, wala lang, hindi ko lang maalala. Pero, lahat ng na-encounter ko, lahat sila marunong mag-English. At saka magaling. Hindi lang basta marunong. Fluent sila mag-English. Actually, may sa pagre-research ko, no? Pang-apat sila sa mundo na magagaling mag-English. Ang una Netherlands ata. Netherlands, Sweden, and Norway. Tapos sila. Kung pupunta ka dito, hindi ka mahihirapan maghanap ng mga lugar kasi marunong sila mag-English lahat. So, isa yun sa palagay ko sa mga best at amazing dito sa Denmark at sa mga Dane, sa mga Danes. So, yun. Ganda. Galing. Marami mga nakapasundalong gupit eh, old yun, si Emerson. Ah. Kalalabas lang namin, galing kami ng Iraq. Nandito kami sa Tivoli, di ba? Itong pagpunta namin sa Tivoli, in-sponsor ang kami ng ano eh. Si Emerson, sponsored by Emerson to and Tina. So, tol, salamat tol ah. Wala yun tol. Hello. Hola, yun. Hello, I'm at Tivoli. Nikila. My friends? Yeah. My friends is Maria. Hi, Marie. Yeah. Have a good day. Yeah, friend, yeah, you see Uyo. So, you're afraid. How do I spread, Marie? You do, eh? Tuksiin ka. Sa translate ni Daddy Emerson. Naku. Translate ni Tina. Salamat din tayo kay Tina. Perfecto ba na bansa ang Denmark? Hindi, syempre. Napakalayo sa pagiging perfecto. Marami rin silang pagkukulang at mga pagkakamali bilang isang mamamayan at bilang isang bansa. Pero sinusubukan nilang mabuhay ng normal, malusog, at masaya. Kasama siyempre yung mga kapwa nila, Danes,
at mga dayuhan na rin na gustong manirahan ng matagalan dito sa Denmark. At sinusubukan din nilang itrato at tanggapin ang bawat isa ng pantay-pantay. Meron nga silang kaugalian dito na tinatawag nilang Yanteloven. Ang ibig sabihin ng Yanteloven ay everyone is accepted as equal. Pantay-pantay tayo bilang isang tao. Walang isa na angat dun sa isa. Hey guys, that's it for today's video. Sana kahit papaano no, may nalaman ka dito sa Denmark at sana kahit papaano na-inspire kita na kung hindi ka pa nakakalabas ng Pilipinas, na-inspire kita na i-explore mo yung ibang bansa. Dapat isa sa mga gawin mo sa buhay mo lumabas ka ng Pilipinas. No? Hindi ko naman sinasabi na umalis ka sa Pilipinas ng for good, no? Mag-for good ka sa ibang bansa. No? Hindi yun. Ang sinasabi ko dito bigyan mo ng chance na makilala yung ibang kultura, ibang bansa. No? Kasi magugulat ka at maaaring mabago yung pananaw mo sa buhay kapag nalaman mo yung kung paano sila mamuhay, paano yung kultura nila. Bago man lang tayo mawala sa mundo, no? Maging pangarap natin na makapasyal sa ibang bansa, kahit papano, kahit isang bansa lang na mapuntahan natin. Salamat sa panonood, like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa susunod na video. Bye bye.